Nagpunta ako ng town, nag-shopping, pero hindi na ako nag-vlog. Kasi alam mo yun, yung parang gusto ko lang maglakad-lakad, magtingin-tingin. Tapos ayun, ang dami rin kasing tao, tsaka maganda yung weather today, kaya medyo mainit, ganun. Kaya hindi na rin ako nag-vlog kasi nakakapagod. Pakita ko sa inyo yung mga pinamili ko. First one, itong beach bag na to. Winnie the Pooh. Nabili ko lang siya sa Primark. Sobrang laki. Kaya ang ganda. And this one is only... Magkano nga ba ito? Nakalimutan ko na. 4 pounds yata. Ay, binal. Nilagyan ng ano. Yes, 4 pounds. 4 pounds lang siya, di ba? Maganda na itong beach bag. Ang laki. Kapag lalagyan mo ng towels, ganun. Tapos yung mga iba pa, mga sunscreen, lotions. Dito ko lahat nilagay yung mga pinamili ko para isang bag na lang. So, ayan. Nagpunta rin ako ng Uniqlo. So, sa Primark, may isa pa akong nabili. Bucket hat. Gusto ko sanang bumili ng bucket hat sa Fiorucci. Kaso, hindi naman kasi ko madalas nagka-hat. So, naisip ko baka masayang lang. Kaya ito, sa Primark na lang yung binili ko. 3 pounds lang, di ba? Para kung hindi ko man siya isuot ng madalas, okay lang. At least hindi sayang. Ayan. Ang cute. Di ba? Kapag nag-holiday, para hindi mainitan. Di ba? 3 pounds lang yan. Cute. So, ayan yung nabili ko sa Primark. Itong canvas na bag, tsaka itong bucket hat. Tapos, sa Uniqlo naman, binilan ko si Damir ng... Oops! Sorry, gumalaw. Binilan ko si Damir ng joggers. Pangbahay lang. Simple lang, ganyan lang. Favorite color niya, navy blue. This one is 25 pounds. Tapos, bumili rin ako ng dalawang t-shirt. Ang cute nito. Yung first one is ganito. Ang cute! Merong print na aso. Parang ano siya, collaboration to ng Uniqlo sa artist. Nakalimutan ko yung artist. Ayan yung pangalan ng artist. Kamui or Kami? Ah, Kamui. Kamui Fong. Tapos ano na siya? Cotton yung materials. Yung cotton yung material, kaya, di ba? Okay na yan. And it's only 15 pounds. Di ba? Tapos yung isa, sobrang cute din. Ano naman? Pusa naman. Para siyang super light na pink. Sobrang cute. Sobrang ganda. Natuwa talaga ako dito. So, ayan, 15 pounds each, di ba? Sobrang bongga na yan. Tapos, nagpunta rin ako sa boots. Sa boots naman, ang nabili ko is... nagpunta rin para ako ng Rituals. Binilan ko si Damir nitong body cream. Kasi nagustuhan niya to. Meron kaming hotel na nistayan. And ito yung ano nila, yung lotion, shampoo, and shower gel sa hotel na yon. Tapos nagustuhan to ni Damir. Eh, ayun, naubos na yung kinuha namin sa hotel. Naubos na, kaya ayan, binilan ko siya. I think this one is 18 pounds. Body cream. Yeah, body cream. Tapos, ito na yung binili ko sa boots. Bumili lang ulit ako nitong hair food. Pangalawa ko na to. Okay naman siya, kaya ito ulit yung gagamitin ko. Garnier, hair food, aloe vera, and coconut. Tapos, yung next one is ito. Babyliss na hair straightener. Actually, talaga, pinag-iisipan ko kung bibili ba ako ng Dyson or yung GHD. Yung currently na ginagamit ko na hair straightener, from Babyliss din siya. Mga 10 years ko na yung ginagamit. And okay pa naman siya. So, naisip ko, sobrang mahal kasi ng Dyson. Yung Dyson is 400 pounds. Tapos, yung gusto ko sa GHD is
220 pounds, mga ganon. Kasi hindi rin naman ako madalas nag-straight ng hair. So, parang naisip ko, wag na lang yung mahal kasi hindi ko naman din madalas gagamitin. So, ito na lang. This one is 100 pounds. So, okay na to. Kasi yung ginagamit ko nga ngayon, 10 years ko na siyang ginagamit. Pero, yun nga lang, hindi na siya ganun kainit. Pero 10 years ko na kasing ginagamit yun, kaya sobrang luma na talaga siya. So, ayan yung nabili ko sa Boots. Tapos, nagpunta rin ako ng TK Maxx. Sa TK Maxx naman, may nabili lang ako na brow blades. Yan, para lang pang pang-ahit ng kilay. Tapos, nakabili rin ako ng shorts. Denim shorts. Ayan, ganyan lang siya. And then, last one sa TK Maxx is itong dress. Sobrang cute lang niya. Ganyan lang siya, oh. Hindi ko na isusukat kasi makikita nyo naman ito na suot ko sa next holiday namin. Ayan, ganyan lang siya. And then, so ayun yung sa TK Maxx. Lastly, nagpunta rin ako sa Oriental Shop. Bumili lang ako ng... Finally, nahanap ko na! Nahanap ko na yung sauce na ginagamit ni Sis Juliet. Si Sis Juliet na nasa Macau. Ito, finally nahanap ko na siya. Kapag kasi nag-hot pot siya, ito yung ginagamit niya na dipping sauce. Hindi ko pa sure kung makakapag-hot pot ako, pero ayan. Sis Juliet, nahanap ko na! So, mahilig din kasi siya sa maanghang, tulad ko. Kaya for sabi niya, for sure magugustuhan mo rin 'yan kasi mahilig ka rin sa maanghang. So ayan, ayan 'yung nabili ko. Tapos bumili lang din ako ng kimchi kasi ubos na 'yung kimchi ko. Tapos bumili lang ako ng dalawang ramen. Tapos bumili ako ng dalawang ensaymada. Ayan, 'yung isa ube, ube and cheese. Tapos 'yung isa is cheesy ensaymada. So, yun lang yung nabili ko sa Oriental Shop. And yun lang lahat yung nabili ko. And yeah, that's it. Today is Saturday. Magpupunta ulit kami ni Damir sa B&Q. Oo, B&Q ulit. Pang third time namin pupunta ng B&Q for the last 3 weeks. Every weekend, nagpupunta kami ng B&Q dahil nga pinaint namin yung wooden floor sa balcony at saka yung steel part. Dahil natapos na namin yon, bibili naman kami ngayon ng storage para lalagyanan ng mga bucket, mop, tsaka yung mga kung ano-ano pa doon sa labas para malinis, tidy tignan. So, punta kami ng B&Q and then I think pupunta rin kami sa mall kasi may gustong bilhin si Damir para sa next holiday namin. Yan yung plano for today. So, sama ko kayo. Maganda yung weather sa labas. So, ganito lang yung suot ko kasi hindi masyadong malamig. Hindi na ako magko-coat. So, ayan. Sama ko kayo. So, dyan lang kayo. Nood lang kayo. Sobrang bagal ni Damir. Nakaayos na ako lahat. Siya, ayun, kumakain pa rin. Kumakain ng bunny na... yung bunny na... Is it lint? Kinakain niya yung regalo sa amin ng auntie niya for Easter. Kagat nga rin ako. Alis na kami maya-maya. Sobrang busy sa town. Hindi na ako nakapag-vlog kasi ang daming tao. Sobrang busy. Ngayon pauwi na kami. Nag-town kasi muna kami, tapos ngayon, hindi pala kami pauwi. Papunta pala kami ng B&Q next para bumili ng storage para sa balcony. Nasa B&Q na naman kami for the third time. We cannot decide between this one or that one. Hi everyone! We're back home. Pakita ko lang sa inyo yung mga... Nagpunta rin pala kami ng Oseo bago kami magpunta ng
B&Q. Oseo is a Korean or Asian shop dito sa Manchester. Pakita ko lang sa inyo yung mga pinamili ko. Ito siya. Ito lang yung mga usualing binibili ko sa Oseo kapag nagpupunta ako. So, I got mandu or dumplings. Beef bulgogi yung flavor niya. Tapos, bumili rin ako ng Korean style fried chicken. And then, tteokbokki. Dalawa yung binili kong ganyan eh. Pero magkaiba yung brand. Ito yung isa. Ayan, tteokbokki rice cake. Ano lang to, plain lang. Kasi meron akong dalawang sauce ng tteokbokki sa fridge. So yun, hindi ko pa nagagamit. Kaya, ayan, bumili na lang ako ng rice cake para magamit ko siya. Tapos, bumili rin ako ng kimchi. Vegan kimchi. Ito rin lagi yung binibili ko pag sa Oseo. Gustong gusto ko tong kimchi na to. Tapos, I bought gin ramen. Ito, dadalhin ko to sa next holiday namin. Nahulaan nyo na ba kung saan kami pupunta? So anyway, sabihin ko na, pupunta kami ng Mexico end of this month. So ayan, gusto ko magdala ng ramen kasi we will be there for 3 weeks and for sure mamimiss ko to. Kaya ayan, magdadala ko ng ramen. At saka bumili rin ako nitong yung Shin ramen. So tatlo yung dadalhin ko. Tapos, paubos na rin yung sesame oil ko. So, bumili rin ako ng panibago. And then, fish cake. Ito gustong-gusto ko itong nilalagay sa ramen. So, ayan, bumili ulit ako. Fish cake. Tapos, bumili rin ako ng patis. Kasi paubos na rin yung patis ko. So, bumili ako ng bago. Tapos, bumili ko nitong sliced pork. Paano siya? Para siya sa shabu-shabu. Kasi gusto ko talagang mag-hot pot. Tapos, bumili rin ako. Ito, favorite ko ni Damir. Chestnut. Peeled roasted chestnut. Pag pupunta ako ng Oseo, lagi ko siyang binibilan nito. Kasi ito talaga yung favorite ni Damir dun. Tapos, fish balls. Yan. Assorted na siya. Assorted fried fish balls. Ito rin, nilalagay ko rin to sa ramen kapag nagra-ramen ako. Ito, kimchi, at saka itong fish cake. Yan yung mga nilalagay ko sa ramen ko pag nagra-ramen ako. Tapos, bumili rin ako nitong seaweed snacks. Ito naman, nilalagay ko siya sa kapag pag nagra-rice, tsaka egg. Tapos ito, sobrang favorite ko yun. Sobrang simple, pero mabilis gawin. Favorite ko tong flavor na to. It's, I think, barbecue. Yeah, Korean barbecue. Masarap siya. And of course, lastly, ramen. Diba? Hindi mawawala. So, bumili lang ako ng 4 na gin ramen. Yung 2 is yung mild flavor. Tapos, 2 spicy seafood noodles. Yan, 2. And ayun lang. Yun lang yung mga napamili ko sa Oseo. Si Damir nag-shopping. Bumili siya ng mga white clothes. Kasi meron siyang atinan sa Mexico na white party. So, kailangan niya ng mga white clothes. So, ayun. Namili kami. Or nag-shopping siya. Nang isusuot niya sa party slash dinner na aatinan niya. And then, saan pa kami nagpunta? Boots. Nagpunta kami ng Boots. Bumila lang ng mga kailangan sa bahay. And then after that, yun nga, Oseo and then B&Q. Nabili namin yung gusto naming bilhin sa B&Q, yung storage box. Pero iniwan muna namin sa kotse kasi masyadong mabigat. And tomorrow na namin siya i-assemble. So, bukas na lang. Kasi pagod na rin kami. Ang tagal namin nasa labas. Alam nyo ba, 3 parking place yung pinuntahan namin. Yung first 2 parehas puno lahat. So, ang tagal namin nagda-drive around city center kasi naghahanap kami ng parking space. Yung sa pangatlo, buti na lang nakahanap kami ng space. Ang dami kasing tao kasi Saturday, ang dami talagang lumalabas kapag talaga Saturday. Sumakit na yung ulo ko. Hanggang ngayon nga, meron akong
headache, medyo mild lang. So, yun lang. I think itutuloy ko yung vlog ko na to until tomorrow. Pagsasamahin ko para tuloy-tuloy lang. So, yan. Continue watching lang. Almost done na yung balcony. Nandito na rin yung storage na binili namin kahapon. And ayan, na-tidy na namin yung balcony. Almost done na. Later, papakita ko. Nilalagyan ko na lang ng mga pebbles, itong mga halaman, para lang maganda tignan. Tsaka para hindi, pag dinidiligan, para hindi tumatalsik yung soil. Ayun. So, ayan, lalagyan ko lang yung iba. Tapos, papakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng balcony after three weekends na pag-aayos namin dito. So, ayan. Diyan lang kayo! Ito na yung storage box na binili namin kahapon. So, nandiyan na lahat ng kalat. Ito yung nilagyan ko ng pebbles. Tapos nilagyan ko rin yung dalawang bamboo dito. Yung cover ng sofa, ito, hindi kami nakabili kahapon. Ito pa rin yung luma. I think next week bibili kami kasi wala yung maliit. Wala yung size nito. Puro maliliit lang yung nandun. Kaya hindi kami bumili. Tapos yung tatlong bamboo dito. Hindi pa natapos yung mga pebbles. Lalagyan ko pa itong dalawa rin. Tsaka ito. Yung mga pebbles kasi nasa sasakyan ni Damir sa likod. Kumuha lang ako ng kaunti. So, later, kukuha ulit ako para itutuloy ko to at saka itong dalawa. Lalagyan ko rin. So, ayan. Ito yung ginawa namin sa floor. Tapos, dun din, yung metal part sa labas, pinaint din namin. All over. So, ayan. Tapos na siya. Magwa-water ako ng plants, kaya nandito sa labas yung pang-water ng plants.